daw mga toy. Toy, 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 mga toy. Toy, 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 mga toy. Toy, toy, mga toy. So, dito na naman po ang bisayang makulit na nag-iiwan sa inyo na isang kasabihang malupit. Huwag gumawa sa iyong kapwa kasi may karmang babalik sa iyo bigla. So, tama yun. Bawa nang bunga ako. Kagising ko lang mga choy. So, yung topic natin ngayon ay tungkol sa mga katrabaho nating bida-bida. Pag-uusapan natin ngayon yung mga ibang klase o gali ng mga katlaban natin sa trabaho. So, hindi mo mapipili kung sino yung mga makakasama mo sa trabaho. Kasi hindi naman tayo yung manager, hindi ikaw. O hindi ka pwedeng pumili. Lahat ng mga uri ng mga tatagpuan mo sa isang katrabaho ay nandarito. Lalo na yung mga masasama, yung mga kakompetensya natin sa trabaho o yung mga kalaban. Ang kalaban natin. Una dyan, kalaban number one, yung may mga third eye. Ito yung mga uri na katrabaho na may molostradam kumanghula. Daipa nila si Madam Auri. Daipa nila si Kibuloy. Yung tipong hindi mo pa ginagawa yung trabaho mo, o parang naiisip niya agad yung mga kapalpakan natin o yung mga kapalpakan nila. O nakikita niya na agad. Paranoid siya. Yung tipong na parang lahat na lang mga kilos mo, mga kasamahan niya ay agin sa kanya. Yung ayaw niya, yung hindi, mailip siya sa mga katrabaho niya. Bagay sa iyo, masyado kang bida-bida. Kalaban number two. The CCTV. Ito yung mga tipo na mga kasama mo sa trabaho na utitingnan nila lahat yung ginagawa ng kasamahan niya, lalo na sa mga baguhan. Yung wala siyang nagawa kundi mag-apang ng mga kapalpakan ng iba. Kaya minsan, hindi niya namamalayan kung ano yung trabaho niya, kung palpak din ba. Lagi na lang pinapansin yung mga iba. Nakakainis, di ba? Ang sarap niya to. Sarap tusukin ng mata. Sarap pupukin sa ulo. Number 3, yung dishwasher. Yung magaling maghugas ng kamay. Siya yung madalas na nagkagawa ng kapalpakan sa trabaho. Pero siyang numero unong mahilig magpatay malisya. Eh alam kayo no. Minsan magmamangmangan pa at saka sinisisip pa yung kapalpakan niya sa iba. Para ano, liyengsip ka, bida-bida. Laban number 4. The Ronda Patrol. Siya yung tipo ng kasama mo sa trabaho na mahilig magronda. Tinalo niya pa yung supervisor. Lahat ng kilos ng kasamahan niya, pinagmamasdan niya. Pero ang matindi sa kanya, ibinobroadcast niya pa sa iba. Lalo na sa mga kasamahan niya sa trabaho. Para sa, pati na rin sa boss mo. Hindi na at saka may dagdag bawas pa. Yun yung tipong wala siyang ginawa kundi nag-apply doon para maging barangay tanod. Ano, bida-bida lang po? Bida-bida lang po? Sorry, bida-bida lang? Bida-bida? Bida-bida? Kalaban number 5, yung bida-bida. Yung bida-bida mong katrabaho. The Master Chef. Siya yung master sa sisipsipan. Yung napakasipsip talaga, daig pa yung straw sa sobrang sipsip. Napakabida-bida. Yung recipe niya may gayuma. Tsaka yung boss, gustong-gusto siya. Kahit walang kabuluhan yung ginagawa niyo sa trabaho, papabango lang. Sobrang sip-sip nito, sulit. Sobrang sip-sip. Pigilan mo ako, nagigigil ako, sobrang sip-sip. Katrabaho number 6. Ito yung bida-bidang the nicer. Napakabait mong katrabaho.
hindi mo siya kalaban, sa wala siya sa mga kategorya natin, sa topic natin ngayon, wala. Dinagdag ko lang. Ito yung trabaho natin, napakabait. Yung lalo lang pakabaguhan ka, yung tutulungan ka sa trabaho, yung iniintindi ka niya. So hindi ko sinasabi yung perfect siya, pero mabait siya. Sa madaling mo siyang makagana ng loob or mabilis mo siyang matanggap, the nicer. Yung number 7, yung panghuli ko, yung tipong nagtatrabahong the lazy bird, sila yung tipong maiinis ka, yung sobrang katamaran, yung gustong walang gawin. Sila yung sobrang tamad nito, solid. Yung tipong kulang na lang, iutos niya pa sa'yo yung trabaho niya. Nakakainis siya, di ba? Nakakaimbiyer na. Sila yung tipo na yung gusto nang umuwi. Pakitang gilas lang, di ba? Tapos pag sinita mo pa sila sa katamaran nila, galit pa. Grabe no, pag ganun yung katrabaho mo, nagtrabaho ka pa ako sa'yo, umuwi ka na. So yun lamang po mga Choy. So pinag-uusapan po natin yung mga uri ng katrabaho natin. So ang gawin na lang natin, siguro magtrabaho tayo ng maayos. At dapat nasa loob natin, nasa puso natin yung trabaho natin para di tayo mahihirapan. Diba? At saka dapat maging mabait tayo sa katrabaho natin kasi sila yung nagiging pamilya natin sa araw-araw, kasi sila yung mas marami nating nakakasama, kasi sila yung, within 24 hours sila yung mas mahabang oras nakasama natin araw-araw. So mahalin natin sila, huwag natin silang pag-chismisan, or meron naman silang masamang ugali, hayaan mo sila, hayaan mo sila magdusa dyan. Basta mahalin mo lang trabaho mo. If you love your work, you love your neighbor work. So magtatapos na po dito yung video ko kasi papasok na din po ako sa trabaho ko. Tapos ka na din sa trabaho mo. Alis ka ngayon, Ray. So mga Choy, paalam na po. So sana may nakuha kayong aral doon, o sana nakakuan kayo doon, nakarelate kayo doon sa topic natin ngayon. So maraming salamat po and goodbye. Paala kayo sa katrabaho.